Para sa Jordan, ang kritikal na lokasyon ng kanilang bansa ay nagiging mas mahalaga pa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa mga kamakailang pangyayari kung saan naganap ang mga airstrike ng Israel laban sa Iran bilang ganti, pati na rin ang kanilang pagsalakay sa mga rebelding Hamas, ang mga bansang ito ay patuloy na naggagantihan sa mga nakalipas na buwan. Ang Iran ay tila na puno na dahil sa pagkamatay ng kanilang opisyal at ng commander ng Hamas na si Haniyeh. Ngayon, matapang na ipinahayag ng Iran na gaganti sila sa Israel sa mas mapaminsalang paraan. Nakahanda na ang kanilang puwersa upang umatake ng buong puwersa at wala nang makakapigil sa kanila. Bagamat marahil ang Israel ang laging nasa sentro ng tensyon at banta ng Iran, ang tunay na dapat maging alisto at mag-ingat ay walang iba kundi ang Jordan. Ito ay dahil ang Jordan ay isang mahalagang kaalyado ng Israel. Sa katunayan, sa mga nakaraang pangyayari kung saan nagpakawala ng missiles at drones ang Iran patungo sa Israel, ang Jordan ang isa sa mga bansang nakagawa ng hakbang upang harangin at depensahan ang kanilang teritoryo. Ito ang naging dahilan kung bakit may bahagi ng missiles na hindi nakarating sa Israel. Ang Jordan ay rin isa sa mga bansang pilit umiiwas at nananawagan sa Iran na itigil ang pagpapalala at pagpapalakas ng gulo sa rehiyon. Subalit tila walang pagpipigil o kontrol ang umaakay pa sa Iran na magpatuloy sa kanilang mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malawakang gulo sa gitnang silangan. Gayunpaman, tila nagbago ang ihip ng hangin dahil itinanggi ng Jordan noong Biyernes na pumapayag ito sa anumang grupo na gumamit ng kanilang aerospace para sa layuning militar sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Batay sa Jordanian state-owned na Al-Mamlaka News TV, hindi pinapayagan ng Jordan ang anumang party na magamit ang kanilang airspace para sa military operations kahit sa anong sitwasyon at sa ngayon. Ayon sa isang source, hindi papayagan ng Jordan na magamit ang kanilang lupa at airspace para maging sentro ng laban para sa kahit anong partido. Ito ay bilang tugon sa mga ulat na nagpapalagay na pinahintulutan ng Jordan ang Israel na gamitin ang kanilang airspace laban sa inaasahang pag-atake ng Iran. Inaasahan ng Israel ang mga pag-atake mula sa Hezbollah ng Lebanon at Iran, matapos ang mga pagpatay sa mga lider ng mga grupo. Samantala, kinundena ng Gaza Strip mula noong Oktubre 7 dahil sa cross-border attack ng Hamas. Tinatayang mahigit 40,000 Palestinian ang namatay, karamihan ay mga kababaihan at bata, at mahigit 91,700 ang nasugatan. Dahil sa matagalang kaguluhan, nasira ang malalawak na bahagi ng Gaza at hindi raw sapat ang supply ng pagkain, tubig at gamot sa lugar. Para sa Jordan, ito ang kanilang paraan upang maiwasan ang madamay sa anumang kaguluhan sa rehiyon. Sa mga nakaraang pangyayari, nasaksihan ang banta ng Iran sa Jordan na posibleng madamay sila kung sakaling tumulong ang Jordan sa Israel. Ngunit sa mga pangyayaring kung saan, nagpakawala ng missiles ang Iran papuntang Israel. Ang Jordan ang unang nagpakita ng tindig at nagsagawa ng interception ng mga missiles na ito. Maaaring iniisip ng Jordan na mas makabubuti sa kanilang bansa na manatiling neutral at maiiwasan ang pagpasok sa alitan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kanilang hakbang na ito ay nagpapakita ng kahandaan na pangalagaan ang kanilang kaligtasan at ang pagiging neutral sa mga regional na alitan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang teritoryo. Ipinahayag ni Haring Abdullah ng Jordan na hindi nila pahihintulutan ang kanilang bansa na maging battleground para sa anumang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa kanya, ang proteksyon ng kanilang mamamayan at ang soberanya ng kanilang bansa ay ang kanilang pangunahing prioridad sa kasalukuyan. Ang kamakailang pag-atake ng Iran sa Israel ay nagbigay diin sa sensitibong lokasyon ng Jordan na matatagpuan sa pagitan ng Israel at Iran
kung saan ang mga drones at ballistic missiles ng Iran ay dinaraanan ang kanilang aerospace patungo sa mga target ng Israel. Sa kanyang pahayag kay US President Joe Biden, ipinagtanggol ni Haring Abdullah ang kanilang hakbang sa pagpuksa at pagharang sa mga atake na ito. Sinabi niya na ang Jordan ay hindi magiging sentro ng labanan para sa alinmang panig at hindi papayagan ang kanilang lupa na maging lugar ng digmaan sa rehiyon. Ang mga analyst naman ng Jordan, tulad ni Osama al-Sharif at Amer al-Sabaile, ay nagpahayag ng kanilang opinyon hinggil sa sitwasyon. Sila ay nagpapakita ng pangangamba sa posibleng banta at epekto ng labanan sa gitna ng Israel at Iran sa kanilang bansa at ang hakbang ng Jordan na manatiling neutral at itaguyod ang kanilang soberanya. Kaya naman, nag-request ang Jordan na lahat ng mga airline na dumadaan sa kanilang mga airport ay magdala ng 45 minutong reserbang gasolina, isang hakbang na itinuturing na pag-iingat laban sa posibleng pag-atake ng Iran laban sa Israel. Isa sa mga layunin nito ay masiguro na ang mga aircraft ay may sapat na gasolina upang magamit sa anumang di inaasahang pangyayari habang sa kanilang aerospace. Dahil sa lumalaking pag-aalala at banta sa sitwasyon sa rehiyon, maraming airline ang nagsuspinde o umaayaw na magdaan sa Iranian at Lebanese airspace. Ang naging pangyayari ay nagbigay ng paliwanag sa pag-issue ng NOTAM mula sa Jordan na humiling sa mga airline na magdala ng karagdagang gasolina para sa kaligtasan at kadalian ng operasyon. Ito ay isa ring paghahanda at seguridad para sa posibleng pagsasara ng kanilang aerospace kung sakaling maganap ang inaasahang kaganapan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa OPS Group, ang pagsasagawa ng NOTAM ng Jordan ay isang hakbang sa pag-iingat at pagtitiyak sa seguridad ng kanilang airspace. Ito ay isinasagawa upang maging handa at maayos ang kalagayan ng kanilang espasyo sa himpapawid sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Ang 45 minuto ng reserbang gasolina ay inilaan upang matiyak na ang mga sasakyang panghimpapawid ay magkaroon ng sapat na supply ng gasolina para sa kanilang biyahe at kaligtasan habang nasa transit sa Jordanian airspace. Ang kooperasyon at koordinasyon ng Jordan sa mga airline at ang kanilang hakbang sa pangangalaga sa seguridad at pagiging handa ay mahalaga upang mapanatili ang kalmaduhan at kaligtasan sa rehiyon sa harap ng mga posibleng banta at kaganapan. Patuloy ang mainit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran sa katunayan naglabas ng maanghang na salita ng pagbabanta si Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Netanyahu na kung sakali mang umatake ang Iran sa kanilang bansa, hindi lang sila magsasagawa ng pagbabalik, ngunit sisiguraduhin na ang kanilang pag-atake ay mas higitan pa sa orihinal na pag-atake na gagawin ng Iran. Ang patuloy na digmaan sa Gaza at ang pagkamatay ng isang pinuno ng rebelding Hamas ay nagdulot ng dagdag na init sa ugnayan ng dalawang bansa. Ang pagkamatay ni Haniyeh, isang Hamas commander, ay itinuturo ng Iran na Israel ang nasa likod nito. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Israel na agarang nagpapatunay na sila ang nasa likod ng pag-atake kay Haniyeh, hindi rin nila itinatangging may kaugnayan sila sa pangyayari. Itinuturing na napakadelikado at mapanganib ang namumuong sitwasyon na ito at nagdadala ng dagdag na pag-aalala sa rehiyon ng Middle East. Bagamat ang Iran ay nakatakdang sumunod sa utos ng Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na magpatupad ng malupit na parusahan laban sa Israel alinsunod sa pagpatay sa isang leader ng Hamas sa Tehran. Ayon sa isang deputy commander ng Revolutionary Guards, ang mga utos mula sa pinunong relihiyoso tungkol sa paghihiganti para sa kasalukuyang pangyayari ay tiyak na isasagawa sa pinakamahusay na paraan. Sa pahayag ng Iran, sinabi nila na handa silang magpatupad ng matinding parusa laban sa Israel dahil sa insidente na ito. At ito ay isang malinaw at direkta na agad na pagtugon sa nangyaring pagpatay.
Sa reaksyon naman ng White House, sinabi ng tagapagsalita ng Pambansang Seguridad na kanilang iniingatan at ipagtatanggol ang Israel na may sapat na mapagkuhanan sa rehiyon. Para sa Israel, ito ay hindi lamang laban sa Hamas kundi maging sa Iran at sa kabuuang Axis of Resistance ng Iran, pati na ang mga insidente sa Red Sea City of Hodeidah sa Yemen nitong nakaraang buwan. Sa maikling panahon, nagbago ang pagtingin ng Israel mula sa Gaza tungo sa Tehran. Ayon kay Netanyahu sa isang pahayag noong Miyerkules ng gabi, inilabas niya ang mensahe ng kanilang laban sa Axis of Evil ng Iran. Isang digmaang nakaugat sa pagtatangka ng mga teroristang hukbo at missile forces ng Iran na nagbabadyang umatake. Sa kabila ng pagkikipaglaban sa Hamas, ang Israel ay ngayon nakatingin at nakikipagsabayan na rin sa potensyal na banta ng Iran, ayon sa liderato ng bansa. Ang pangyayari ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na hindi lamang mapanatili ang kanilang seguridad sa loob ng kanilang teritoryo, kundi maging protektahan ang kanilang interes sa rehiyon laban sa mga nagbabanta at umaagaw ng kapayapaan at seguridad. Sa kabuuan, ang Jordan ay nagpapakita ng matatag at determinadong paninindigan sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Ang kanilang desisyon at aksyon ay naglalayong pangalagaan ang seguridad at katatagan ng kanilang bansa habang nagbibigay ng mahalagang mensahe sa Iran at sa buong mundo. Ang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na tumutok sa pagpapanatili ng magandang ugnayan sa Jordan ay nagpapakita ng patuloy na pakikipag-ugnayan at diplomasya sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon.